parang pag dinala mo sa isang elderly care or home for the aged yung iyong nanay or tatay or lolo at lola, medyo iba yung tingin na sa'yo ngayon. Nandun na ba sa point na yun yung mga Pilipino na medyo malapit na ba tayo sa kung paano tratuhin ng Western culture yung kanilang mga nakakaganda? Ang makakapag-desisyon dito talaga ay yung pamilya, ano? Kasi sila ang makakapagtimbang kung kaya ba nilang alagaan sa kanilang sarili mismo o hindi, ano? Kung ang sagot ay kaya nila, at alam ko iniimbestigahan naman 'yan ng mga authorities, ano, no, kung pagdadalhan mo na home for the aged, kung kaya niyo naman, mas mabuti pa rin ang sariling pag-aalaga kaysa sa ibigay natin sa hindi naman kaano-ano, ano. Pero kung talagang hindi kakayanin at magsasama-sama kayo sa kahirapan, mas mabuti pa ang buhay sa home for the aged. Kaya lang ang mga Pilipino, masyadong pintasero, no? Yung maghuhusga yung iba na, tingnan niyo yung kapitbahay natin, binabaliwala yung kanilang magulang. So, hindi naman nila alam yung aktwal na kalagayan ng pamilya, pero nakikialam, ano? May ganun pa rin perception na hindi dapat. So, madalas nagtitimbang tayo sa ganyan, gagawin ko ba o hindi, ano kayang sasabihin ng mga ibang tao sa aking gagawin. So, doon nagiging batayan ng pagdedesisyon. Nasabi po rin yung kanina na yung relationship natin sa mga lolo at lola natin ay very close. At yung nagsusumbong tayo sa mga lolo at lola. Ano naman po kaya yung nararamdaman o nararamdaman ng isang lolo at lola na iniwan siya sa isang home for the aged? Paano niya ito tinatanda? Ang mga ano kasi, mga matatanda, mga senior citizens halimbawa, o kaya mga retired na, wala silang pakiramdam na sila'y tumanda na. Akala nila sila'y malakas pa. So, mapapansin yan sa mga matatanda na ang likot-likot pa, umaakyat pa sa silya, may aabutin pa sa cabinet, na alam natin pwedeng maaksidente. Ano? Kasi gusto nilang kilalanin pa rin yung kanilang kontribusyon. Ayaw nila nung nakaupo-upo lang sa tabi, nagbabaraha. Kaya humahanap din sila ng atensyon na kinikilala sila bilang nagko-contribute sa pamilya. So, ito yung hinahanap-hanap nila na hindi sila parang panamunin, hindi sila batugan. At kung itatrato sila ng kanilang mga anak na ganun, talaga maghihinanakit sila. Bakit? Pabigat ba ako sa'yo? Bakit mo ko ililipat? Ano ba? Hindi mo na ba ako mahal? Medyo sensitive at tampuhin ang mga matatanda sa mga bagay na ito. Ano po kaya posibleng mag-effect po sa kanila emotionally, physically, kapag iiwan mo sila dun sa home for the aged? Dapat merong preparation sa kanila bago dalhin sa home for the aged. Kung hindi naman sila ulyanin pa, kinakailangan merong diskusyon sa kanila na bakit namin ito gagawin, ano bang inyong opinion, hindi namin kayo pipilitin kung ayaw ninyo. So dapat ganun. Ang magugulat sila kung basta-basta na lang dadalhin sa home for the aged nang walang dinaanang pagpoproseso. Dito sila talagang magre-react. Bakit para kung dinala sa kulungan? Ano? So, ang mga matatanda ay parte ng pagrespeto sa kanila, dapat din kinukonsulta sila anong bakit may ganitong desisyon. At kung hindi kakayanin ng pamilya na gano'n, ano, na kaya nilang sabihin, magpatulong sa isang psychologist. Ano ang tamang pamamaraan ng pag-uusap para makumbinsi sila. Sir, ano naman po yung kailangang suporta or pag-isim or panunawa ng mga taong pagod na doon sa twilight years, kumbaga? Kung talagang magdidesisyon dalhin sa home for the aged, hindi naman basta iiwanan na lang doon. Ano? Kinakailangan nila dalaw. Kinakailangan puntahan. So, isa rin yun sa dapat pagkasunduan. Tatay, dadalhin namin kayo rito. Pero
makakaasa kayo na every week, pag wala akong trabaho, so weekends, dadalaw ako. At dapat tugunan yung mga ganong pangako. Ano? Kasi para rin yung na-hospital eh, na walang dalaw, so baka lalong magkasakit yung matanda kasi yung emotional impact ng loneliness. Ano? So isa yon sa mga dapat gawin sa mga dinala na. Ano? Siyempre yung iba pang suporta tulad ng kasunduan na lang yun sa Home for the Aged, kung tinutustusan ba yun, pwede bang magdala ng pagkain mula sa labas. Ito ay mga dapat i-consider sa ano. Tapos pwede bang magdala ng mga sariling kagamitan ng mga matatanda, kasi baka may mga paborito silang mga gamit. Tapos bawal pala yun doon sa Home for the Aged. So ito may mga considerations na dapat isipin. Sir, yung mga na-mention mo ay yung mga para sa mga lolo at lola na medyo na-prepare o kaya napag-usapan ng pamilya. Paano po sa mga hindi na talaga dinalaw ng matagal na panahon sa Home for the Aged? Yung mga hindi na dalaw, talagang malaki yung impact sa kanila psychologically. Parang may feeling sila ng abandonment. Ano? Parang yung din mga orphans, mga bata na iniwan ng mga magulang. So, may hinanakit sila, nagtatanim sila ng galit, at sa ibang paraan nila nilalabas ang kanilang hinanakit. Ano? Pwedeng hindi maganda ang pakikitungo nila doon sa mga nurses, sa home care, sa iba pang matatanda sa naandun. Ano? Ang kinakailangan na suporta sa kanila habang naandun ay mag-establish ng mga bagong network. So, nawala yung dati nilang pamilya, sino ang bago nilang pamilya ngayon doon sa tahanan ng mga matatanda? Ano? So, parang ang mga kapwa matanda, ang mga bago niyang kapatid, mga pinsan, mga bago niyang barkada, bagong kalaro, ito ay dapat i-develop. Pero hindi madali yun eh, kasi sa simula, nananantya tayo ng ibang tao, lalo na kung hindi naman natin kakilala talaga. O kaya kung nag-iisa lang siya, mabuti kung yung mag-asawa, dinala. No? Pero kung mag-isa lang, talagang magkakaroon ng kalungkutan. Mabuti kung makahanap siya ng bagong partner doon sa Home for the Aged. Ito yung mga considerations na dapat tugunan nung particular na Home for the Aged. Last question ko na lang po, sir. Ano po yung mensahe po ninyo sa lahat ng mga pamilya na mayroong mga matatanda na baka iniisip nila na iwanan si nanay, si tatay, si lolo at si lola sa Home for the Aged? At sa mga ano din, sa mga pamilya din na merong inaalaga ang matanda sa kanilang tahanan. Una muna, dapat meron tayong paghahanda. Lahat kasi tayo tumatanda, ano? Hindi po pwedeng forever ang buhay natin ganito, ano? So, dapat isipin natin paano kaya kung tumanda na ako, anong mangyayari sa akin? So, mas mabuti mula do sa mga matatanda, kausapin ang kanilang mga anak. Anak, ano pang balak ninyo? Pag ako'y retirado na, pag kayo ay bumukod na, meron na kayong sariling pamilya, kanino ba ako makikipisan? Ano? So, ganun. Unfortunately, kasi sa pamilyang Pilipino kasi maraming hindi tayo openly dinidiscuss. Parang nasasapatan tayo sa pakiramdam lang. Pero maganda yun ay pag-usapan ng transparent na ano bang balak ninyo. Tapos ganun din mula doon sa mga anak ng matatanda, kausapin din ang kanilang mga magulang. Ano bang kagustuhan ninyo, no? sa ating hinaharap? Willing pa rin ba kayo na magkasama namin na meron na akong bagong pamilya at kasama mga apo? O mas gugustuhin nyo bang nagsasarili? So, ito ay dapat pinag-uusapan at pinaghahandaan. So, anong mga klaseng paghahanda? So, syempre, masanay na kung halimbawa dadalhin talaga sa iiwanan, no?
So masanay na unti-unti, parang meron ng pag-detach ng unti-unti na hindi na madalas nakikita. So iniiwan na lang sa bahay ng mag-isa, o tatay, ano muna kami, pupunta lang kami sa probinsya, ikaw ang bahala sa bahay. So yung ganun, masanay na sila ng masanay hanggang kaya na nilang umangkop sa pagkakataon na nasa ganun silang kalagayan. Okay po. Okay.